Magandang panahon sa iyo, mahal kong Pilipinas. No, nanonood ata nanay ko, si Nanay Lina, at saka si Tatay Jose. Actually, this is the first time na magkakaroon tayo ng podcast. Okay ba na magkaroon tayo ng podcast, Lovely? Yes, po, sir. Okay, so sisimulan natin. Ang podcast kasi, nandito si Mau Number 2. Mau Number 2, gusto ko sabihin sa'yo na itong binigay mong letter ay mahal na mahal ko, ha? Natutuwa ako. Thank you, sir. yung nilagay mong comment dito. So, balik ko lang dito sa ating, yan, makita. Ipipin ko si Mau. Mau, hindi mo ba pwedeng buksan yung iyong spotlight kita? Okay, spotlight. Sa ibang dimension ako, sir. Okay lang yan. Kasi magiging relatable yan sa mga tao. O yan, naka-ano ka na. O yan, o. Oh. Diba? Ikaw yung... Dimension. Pag magsasalita ka, ipofocus kita. So ngayon, ito si Mau. Mau, marami tayong mga taong nakikinig dito. At ito yung first podcast. Bago ka makipag-post podcast, magseselos ako niyan dahil makikiunang podcast ka dun sa mga vlogger. Yan, tagal-tagal ko na sinasabi na mag-podcast tayong dalawa. So, pinilit ko na mag-podcast tayo because gusto kong malaman nila na sa umpisa at pag sumikat ka na, nawala yung boses mo. Mau, nawala boses mo. Yan, sir. Okay na po. Ayan, okay. Pag sumikat ka na, sasabihin ko, dito ka nag-umpisa sa podcast ko. Anong ba ako? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. So, ang topic natin is tungkol sa... yung bang inconvenience, maraming nanonood sa atin, yung bang inconvenience, ano ang nafe-feel mo pag merong inconvenience na merong kang situation na inconvenient ka? Unang, depende sir ha, depende sa sitwasyon. Pero madalas, naiinis ako, lalo na kung alam ko yung process. Okay. Naiinis ako kasi alam ko na dapat namang yun yung sundin, pero hindi nasusunod. Yun yung nakasulat, pero hindi nasusunod. Yun yung batas, pero hindi nasusunod. Okay. So, napapansin ninyo yung degree, yung tonality ni Mau, medyo nagiging madiin, magiging maragsa, sabi nga sa Filipino language. Because, talaga namang totoo na pag ang situation ay nagbibigay sa iyo ng inconvenience, ang nararamdaman mo, number one, is frustration. After frustration, ang nararamdaman mo, irritation. So, yung dalawang bagay na yon ay magpapataas ng inyong dugo o ma-high blood kayo. Okay? So, pag-usapan natin, Mau, ito kasing topic natin is tungkol sa discussion of discrepancy. Pinili kita na maging host at inaccept mo naman kasi yung discussion during discussion of discrepancy during discussion ng discrepancy nga is uncertain. Uncertain sa tao. Nasaan si Mau? Nawala yung kanyang Mau? Nariyan ka pa ba? Mau? Andiyan pa po siya, sir. Naka-off po yung mic ni Miss Mau. Mau! Nawala yung kausap ko. Mukhang mahina yung kanyang internet. Nawala na siya, oh.
Ayan, bumalik na si Mau. So, Mau, yan, yung... Yan, sir, nakita. Oh, yan, ah. So, okay. yung sinasabi ko, Mau, is yung uncertainty sa maraming tao, nag-create ng frustration na nagli-lead into irritation. So, masama yung feeling ng tao. So, gusto nating expose ngayon, ano ba ang totoong nangyayari sa loob ng discussion of discrepancy? Wag mo lang banggitin yung mga kausap mo, i-explain mo lang sa kanila ano yung process para hindi sila mabibiktima just in case mayroong untoward incidents. So, mag-umpisa tayo doon. Tatanungin kita, Mau, ano ba yung discussion of discrepancy, number one, and number two, papaano ka mapupunta doon sa situation ng discussion for discrepancy? Okay. Sige, start na po tayo. So, sabihin na lang natin, hindi ko alam kung aware lahat, pero alam nyo naman kung paano nagkakaroon ng notice of informal conference from the word informal conference. So, alam nyo na, may conference. Ngayon, ginawa nilang notice of discrepancy. So, ikaw, bilang kung ikaw yung may-ari ng isang negosyo, in-audit ka. Ngayon, binigyan ka ng notice of discrepancy. Ano ibig sabihin ng notice of discrepancy? So, sabihin mong binigyan ka ng notice of discrepancy, naiintindihan mo na kung ano yon. Ano naman ngayon ang next mong gagawin? So, eto na. So, dahil alam namin yung next naming gagawin, pumunta kami sa dapat puntahan. So, hindi na ako magbabanggit. Alam niyo na kung saan ako pupunta. So, dala-dala namin yung papel. Sabi nga, meron kang ilang days to para ma-reapplyan sila. And then, meron kang 30 days para mag-comply. So, yun naman ang nakalagay. So, bakit nga ba kami nandoon noong araw na yon? So, pag nandoon, pag ikaw ba binigyan ka ng isang papel na, oy, ito yung listahan ng utang mo, sabihin mm-hmm. kayo ng isang tao. Ang ganda. Ang ganda ng manapora. Ikaw ba na may utang, anong gagawin mo doon sa papel? Kasi pera yung lalabas sa'yo. Sinabi may utang ka, may babayaran ka. So, ikaw yung may-ari. Ikaw yung may utang. Mm-hmm. Ano ang gagawin mo? Mm-hmm. Tititigan mo lang ba siya? Titignan mo lang ba siya? Mm-hmm. So, ano ang magiging action mo? Ikaw na may utang. Mm-hmm. Siyempre, di ba, titignan mo yun isa-isa. Utang ko ba to? Tama ba to? Kasi lalabas sa'yo pera. Kasi may utang ka daw at may babayaran ka. Mm-hmm. So, kahit sa restaurant, pag kumain ka. Kayo ba pag kumain kayo, halimbawa, oo, ang dami yung nilatag sa inyo, ang dami yung kinain. Mm-hmm. At ma'am, ito po yung bill nyo. Kayo ba, ugali nyo, i-check nyo ba yung bill o babayaran nyo na lang siya kaagad? Mm-hmm. So, ako kasi, kung ako yung binigyan ng authority or binigyan ng karapatan, binigyan ng right, binigyan ng privilegio, whatsoever, kung ano ang tatawagin mo dyan, titignan ko muna siya. Mm-hmm. Kasi ang lalabas sa akin pera, magbabayad ako. Mm-hmm. Mawawalan ako. Mm-hmm. So, ano ang gagawin ko? Titingnan ko muna siya, examinin ko. So, pag merong makikita akong hindi tama, mm-hmm. tatanungin ko. Diba? Yun ang initial reaction mo, ma'am, ano to? Ano tong order ko? Mau, putulin kita dyan. Putulin kita. Okay. So, i-segment natin. Kasi, alam mo, may mga kaibigan tayo na kailangan natin slowly i-journey sila doon sa nangyari. So, i-journey ko muna. So, ang sinasabi ni Mau, number one, magkakaroon ka ng obligation sa sarili mo na pumunta sa lugar ng isang revenue district office. Pag ikaw ay nakatanggap ng notice of discrepancy. Tama ba ako, Mau? So, nandoon yes, tayo sir. Sa notice of discrepancy. So, ngayon, yes, nahawakan mo yung notice of discrepancy, may option ka to accept the invitation
discussion, conversation. Yun yung mangyayari. I-accept mo or i-reject mo, either by being silent or in writing. Okay. So ang ginagawa ng ang practice namin ni Mao is pupunta kami doon because kailangan naming malaman yung billing na parang billing sa iyo ng restaurant, nandoon yung mga in-order mo, che-check mo ngayon kung yun talaga yung na-deliver sa iyo at tama ba yung quantity, quality nung na-deliver. So nandoon na. So ngayon, ang choice ngayon ni Mao, namin, kami kasi magka-partner kami niyan eh. Ang choice namin ni Mao is pupunta kami doon sa RDO, kakausapin namin yung nag-imbita sa amin. Parang ano yan, birthday invitation or wedding invitation card. Pupunta kami, hahanamin namin doon yung host. So yung host dyan, yung revenue officer at yung group supervisor. Minsan sumasama yung revenue district officer, yung pinakamataas. So pupunta kami doon, magkakaroon ng meeting. So yung meeting, uupo kami sa isang lamesa, magkakaharap kami. At dala ni Mao yung dokumento na invitation at yung mga dokumento na inaakala niya na magbabalidate o mag-i-invalidate nung yung billing statement, yung utang. Ganun din yung sa kabila, yung group supervisor tsaka revenue officer. Ngayon, Mao, magkakaharap na kayo. Kaharap muna sa harapan mo yung revenue officer at saka yung group supervisor. Ano ang unang pinag-uusapan ninyo at ano yung paano ka binabati ng mga revenue officer? So, syempre sir, since magkakilala na kami from the very beginning, nagkikita na kami during audit. Mm-hmm. So, di ba? Ang ina-expect namin, i-explain nila sa amin yung NOD. So, yun naman dapat, yun naman yung procedure explained. So, sabi nga natin kanina, notice of discrepancy, so, saan ba nang gagaling yun? Mm-hmm. So, sa kanila naman nang galing yun, hindi naman sa atin, hindi naman sa amin, hindi naman sa taxpayer, sa kanila. Mm-hmm. So, yun ang ina-expect namin during meeting. Okay. So, alam ni Mao, sa mga nakikinig, ang daming nakikinig sa atin ngayon, Mao, pag inimbitahan ka, sinasabi dun sa letter na mag-e-explain ka. At ang e-explain mo, yung trabaho na hindi mo ginawa. Tama ba ako, Mao? Tama, sir. Okay. Sila gumawa nang naman ako mag-explain. Correct. Pero ang nakasulat ba sa rule, Mao, yung trabaho, hindi mo yung trabaho nila, o yung trabaho ng RO, yung trabaho ng GS, hindi mo i-explain, kundi merong obligation yung RO tsaka GS na i-explain sa'yo. Ganun ba yon, Mao? Tama, sir. Okay. Tama, sir. So, sila yung officer in charge, sila yung inatasan, so sila yung dapat mag-explain. Okay. So, sa first instance ngayon, so nandoon na tayo, kaharap na natin yung revenue officer, yung group supervisor, yung RDO. Ano yung unang sinasabi mo sa kanila? So, itong pinaka-latest, sir. Yung nasasabihin sa yung pinaka-latest. Okay, good yun. pinaka-latest. Medyo hindi lang naging maganda yung discussion namin. Kasi instead na i-journey kami, okay, ipaliwanag sa amin, mm-hmm, ang naging initial reaction nung humihingi kami ng explanation. Kasi ano na eh, mag-start na kami, mm-hmm, so good morning, mm-hmm, so magkakilala na naman na kami, hindi mm-hmm na kailangang ano ulit dahil nagkita na kami during audit. Mm-hmm. So nag-start na kami, diretso na sa audit. Okay. So, purpose namin nung araw na yon. So nag-start na kami, so inumpisahan namin, so dapat umpisahan, syempre lang naman tumalun ako sa number 10. Mm-hmm. Okay, number 1, mm-hmm, so, income tax. Mm-hmm. Income tax. So nung pinapa-explain namin yung income tax, sa halip na explain, ang sagot sa amin ay, andyan naman na lahat ng tax and law. So, ang kailangan nyo na lang ay bigyan kami ng supporting documents. I-dispute nyo na lang yan. Ang pinaka-natawa nga akong language ay, itumba nyo
Sabi ko, ah, ano yung itinumba? Sabi ko, parang matawa tuloy ako. Sabi ko, nawala ako sa word na itinumba. Sabi ko, ano itinumba? So, inulit ko dalawang beses kasi dalawang beses niya rin sinabi na, itutumba niya naman yan. Sabi, inulit, tutumba. Sabi ko, ah. So, hindi ko talaga naiintindihan niya itutumba. So, tapos, nung in-explain niya na, explain niya na, sabi niya sa akin, total naman, pagdating nyo naman sa CTA, sabi niya gano'n, pagdating nyo naman sa CTA, i-audit naman niya ng independent certified public accountant. Okay. So, kung kayo ay, ito yung feeling ah, dalawang feeling, kung kayo ay taxpayer na hindi nyo alam yung process, at nakikinig lang kayo during discussion, anong malaramdaman nyo? Kasi binanggit niya na CTA, Court of Tax Appeal. So ako naman, dahil alam ko yung due process, napataas yung boses ko. Sabi ko, anong Court of Tax Appeal? Sabi ko, nasa NOD pa lang tayo, bakit kasi Court of Tax Appeal na tayo ngayon? Sabi ko, gano'n, ano na yung pinag-uusapan natin Court of Tax Appeal? Sabi niya, so, imagine niyo yung situation. Ayoko nang magsabi ng situation nung RO eh. Kasi that time medyo sensitive yung condition ng RO. Okay. Ayoko na lang. Pero medyo na ano siya. Siguro, nangyatel siya. Kasi sabi ko, nasa NOD, ito pa lang yung unang proseso. Tumatalon ka na, ina-explain mo na sa akin, CTA. Hindi mo pa nga ma-explain itong NOD, CTA na ina-explain. Ano mangyayari sa CTA? So, dahil doon, etong kasama ko, nadinawad siya ako kasi nakita ko nga, sabi ko, nako, baka mamaya ano mangyari dito kay RO eh, kasalanan ko pa. So, in effect, medyo nag-slow down ako yung boses ko. Pero syempre, nainis ako kasi, bakit, ang question sa akin, gusto ko maintindihan sa kanya, galing sa bibig niya, bakit binabanggit niya yung CTA? Okay. So, mag-backward muna tayo doon sa kwento mo. Sa akin, ito yung reaksyon ko sa sinasabi mo. Yung word na itumba is screaming intimidation. Di ba? Parang dinidisplay nila sa'yo, itumba. Parang meron kang, it's either sila yung magtutumba o itutumba mo sila. Napaka negative na salita nung itumba. Ano bang ibig sabihin sa inyo ng itumba, Mau? Sa colloquial na sa salita. Yung pag sinabi ko o kaling salita. Kaling salita, itutumba, pabubulog tayong ka diyan sa kanta. Correct. alam mo mga nakikinig sa akin, pag sinabihan kayo ng isang government official na itutumba, It's a threat. Kalyeng threat yun. Kahit saan kayo magpunta rito sa Pilipinas, pag sinabing itumba, parang baka. Itutumba ko yung baka para may makain tayo. Ano gagawin mo sa baka para makain mo yung baka, di ba? Common sense. Napaka-unprofessional. Napaka-undesirable naman yung behavior na yun. So, naglalagay sila ng isang kaisipan sa inyo mga taxpayer, kung mga nakikinig kayo, inilalagay nila na sila ay very powerful, na kaya nilang gawin sa'yo yun. Maaring hindi physical yung kanilang gagawing itumba. Diba? Maaring gagamit sila, katulad nito, may binabanggit silang Court of Tax Appeal. Anong ibig sabihin ng pagbabanggit ng Court of Tax Appeal sa'yo, Mau? Kung ako ang tatanungin na opinion ko, ibig sabihin, which is nagaling na rin naman na sa bibig nila, hindi na nila babaguhin yung diretso na siya ng PAN. So kung ako ang, opo, diretso na raw ng PAN, sabi ko, ibig sabihin, wala nang use yung ating pag-uusap. Wala nang use ba yung pag-uusap natin? Bakit? Kasi, kahit pag-usap tayo ngayon, kung yung matutunguhan ng pag-uusap natin ay padiretso na kami ng Court of Tax Appeal, so, karake pa. So, ibig sabihin, parang sa akin ah, nakaplano na sila na doon yung path ko. Mm-hmm.
So papunta ako ng Court of Tax Appeal. Yun sa akin, sir, yun lang yung aking ano. So ibig sabihin, ano pa yung punto ng ginagawa natin ito? So ano tong ginagawa natin, prop? Mhm. Para lang sabihin na ginawa natin yung procedure. Uh-huh. Kasi sa ang pagkakaintindi ko, ha, uh-huh, from the very beginning, yung intention nila sa amin, uh-huh, ay hindi para i-resolve yung problema ng taxpayer. Kung hindi, bigyan ng ano yung magandang word na hindi ko alam, ha, pahirapan or whatsoever doon sa dalhin sa Court of Tax Appeal. Yun yung pagkakaintindi ko, sir. So, yung intention nila from the very beginning is not to i-assist ako na taxpayer as a taxpayer na mag-comply. Kasi sinabi na nila na diretso na yan for ano pa naman yan ng PAN, re-reviewin pa naman yan sa PAN. Eh, bakit sa PAN mo pa babaguhin? Eh, kung pwede mo naman siyang, pwede naman mag-issue ng amended NOV. Okay, maputuling kita diyan para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin, ano. Sinasabi ngayon, ang situation ngayon, sabi ng ating Supreme Court, Mau, ito pinagmadalas natin 'tong pag-usapan, Mau, eh. Sabi ng ating Supreme Court, hindi na kailangan makarating. Hindi kailangan makarating. Ibig sabihin, stop na, ha. Yung notice of discrepancy sa preliminary assessment notice, kung yung taxpayer at yung revenue officer, yung group supervisor at revenue district officer on one hand, ay mag-a-agree doon sa kanilang discussion. Hindi na kailangan. Ang problem is mayroong neglect of duty. Yun ang sinasabi natin dito. Na laging ini-impose, laging ginagamit ng mga revenue officer laban sa mga taxpayer, which ang tingin namin ni Mau is unfair at saka unacceptable. Yun yung sinasabi namin. Bakit sila ganyan? Diba? So maraming taxpayer talaga na nahihirapan because hindi natin maintindihan na itong mga taong na dapat magsilbi sa atin ay nagiging sila yung pinagsisilbihan. Sabi nga ng mga kausap kong estudyante, na sila yung pinagsisilbihan natin, imbis na tayo pinagsisilbihan. Sabi ko nga sa dating ang deputy commissioner, sir, sino ba sa atin dalawa ang public at sino sa atin ang servant? Kasi ang iyong posisyon is public servant, sir, eh. nakita natin yung word na itumba, nakita natin yung court of tax appeal. Kailangan bigyan natin ng tip. Meron pa bang nangyari? Gusto mong i-share pa yung iba pang nangyari para makompleto natin yung kwento. Ito pa yung exciting part, sir. Oh, okay, nawala pa pala yung exciting part ito. Babaguhin ko yung upo ko, Mau. yung 114 million. Oo. May nakalagay na 114 million. Nakalimutan ko lang sa ang aspeto, 114 million. Mm-hmm. Sabi niya, typographical error lang. Pwede namang tanggalin na lang yan. So makitulo ko dun, sabi ko, so typographical, ano gagawin natin dito? Pagkatapos mo maglabas ng lumulobong assessment, sabihin mo sa akin ngayon, typographical error. Kung may sakit ako sa puso na taxpayer, aatakihin ako doon sa assessment. Kung hindi ako marunong na taxpayer, aatakihin ako sa numero. Hindi, sir, medyo emotional ako kasi recently, dahil dyan sa NOD na yan, merong taxpayer na hindi niya kinaya. Hindi niya kinaya yung PIN. So, medyo, hindi niya kinaya yung situation. Yes, sir. Naapektuhan siya emotionally. Psychologically. Yung family, yung empleyado. Hindi niya kinaya yung nakita niya yung figures. Na which is dapat, ayoko na magsabi ng opinion lang. At saka yung observation mo. So wala itong dagdag. Sige. Sir, alam mo yun, hindi niya naiintindihan. Okay. Ang tinignan niya figures. Ibang level yung dinala sa kanya nung ano na yun. 114 million. Kahit naman sino, pag may 114 million, talagang apektado. Ang 100,
14 na yan, iba yan. Pero meron yung itong sinasabi ko as another scenario. Another taxpayer. Pag-usapan natin, ma'am, medyo mahaba itong mga podcast natin. Gusto ko lang i-shoutout si Anthony Peña. Isa rin siyang magaling. So, kung kayo ay may mga ganitong experiences, sabihin ko lang, Mau, i-share nyo sa amin at baka magkaroon tayo ng podcast. So, kung marami tayong nag-share ng mga experiences at paano hawakan itong mga ganitong klase ng sitwasyon, specific situation to, marami tayong marireach out na Pilipino at yung uncertainty ay mawawala. Mau, bago tayo magtuloy, Google, bakit kailangan nating malaman ang uncertainty? Yung uncertain, maging certain. Kasi yung uncertainty breeds inconvenience. For example, pag naghihintay ka ng taxi, di ba? At wala ka nakikitang taxi, uncertain yun eh. Ano feeling mo pag wala ka nakikitang taxi at may urgency ka na pupuntahan ng isang lugar? Di ba parang kumukulo-kulo yung tiyan mo at yung utak mo hindi mapakali? Yun yung uncertainty. So yung Uber at saka yung Grab, Angkas, Joyride, nawala yung uncertainty. Why? Kahit na maghihintay ka ng 10 minutes, alam mo may darating after 10 minutes. Makikita sa mapa kung nasaan yung sasakyan mo. Pero hindi naman nabawasan yung oras o minuto ng paghihintay mo para makasakay ka. Naging certain lang na darating yung iyong pupuntahan. Gusto ng mga taxpayer sa buong Pilipinas na maging certain. Kaya tayo nag-uusap ngayon, Mau, in-expose natin sa taong bayan, anong dapat ninyong e-expect pag merong discussion of discrepancy? Ano ang mga behavior ng revenue officer, group supervisor, saka revenue district officer during notice of discrepancy? Makikita nyo yung totoong kulay ng balat niyan. Ha? So, narito yung ating mga kaibigan, lalo na itong si Mau, isa yung nagsasabi para kayo na kumaliskis sa kulay ng balat nila. So, ituloy natin, Mau, ano pa ang pwede nating idagdag dito sa ating podcast? First podcast ko to, ha? Namin dalawa ni Mau. Pinagmamalaki ko to. Thank you, sir. Ano yan, sir? Anyway. Naapektuhan ka napuntahan mong discussion of discrepancy. Nagpatong-patong yung emotion mo kasi nakita mo yung epekto nito psychologically at saka emotionally sa mga nahawakan mong kliyente. Tama ba ako doon? Actually, sir, parang feeling ko ito yung pinaka-worst na experience. Okay. Personally, pinaka-worst sa akin yung experience na to. Kasi, ibang level. Okay. So yung kasi may tinatawag na good cop bad cop approach. Alam naman natin 'yan eh. Ang gamit nila eh good ng mga government agents. Gamit nila eh good cop bad cop. So naramdaman mo ba yung good cop bad cop approach nila? Wala sir, puro bad cop. Okay. Oh, mas masahol pa pala. Wala kang kakampi during the ano. So puro bad cop. So, wala ka nang idadagdag dito sa napag-usapan natin at magbibigay ng tip dito sa mga nakikinig ngayon? Siguro, sir, ang sa akin lang, sa opinion ko, binigyan tayo ng ginawa ang batas para sa atin. Okay. So, hindi naman yung ginawa para sa gobyerno. Okay. Sa atin yan. Protection natin yan. Okay. Against niya. Hindi naman yung against doon sa mga, sabihin na lang natin, ginamit yung word kanina ni sir, is uncertain. Mm-hmm. So, yan yun eh. Mm-hmm. So, dahil merong batas, hindi naman against sa batas yung ginagawa eh, ng taxpayer. Ang gusto lang ng taxpayer is maintindihan, ang gusto lang naman namin is maintindihan, hindi yung ipaliwanag. Okay. So, yun lang naman, sir. Yun lang naman ang dapat nilang gawin. Pero sana, alam ko, maririnig nila to,
I dedicate this program, the podcast, to the revenue officer. Thank you very much for your experience. It's a wonderful experience. A wonderful grabe, experience, okay. Pumasok kayo sa utak ko, sa puso ko. Nainis ako, kaya nanalo kayo. Okay. Apektuhan ako, kaya nanalo kayo. Pero at the end of the day, so ano ang gagawin ko bilang isang Pilipino na ang gusto ko lang naman ay pagbabago. Okay. Ang gusto ko lang naman. Salamat, ha. Mm-hmm. Sabi ko nga sa mga anak ko, sino yung next in line na gagawa ng tama kung hindi nyo sisimulan at puro kayo reklamo? Correct. Oo, at tama ron. At ito pang isa na ano ko nga din sa mga, meron kasi kaming mga foreign client. So pag nagreklamo sila tungkol sa mga Pilipino na previous nilang nakaharap, nagreklamo sila sa tauhan ng mga bureau na nakakaharap nila. Ano ang reaction ko? Kasi Pilipino din ako eh. So, sa halip na i-depensa ko yung sarili ko or kami, yung grupo, na iba yung ginagawa namin, iba yung procedure namin. Mm. Parang tong foreigner na to, pag i-depensa ko yung sarili ko, sa dami ng taong kinumpara niya, parang nangiit na ako. Kasi okay. Sabi ko, magsasalita ba ako against doon sa mga Pilipino na yon o papakita ko na lang sa kanya na meron akong proseso, meron kaming proseso na pwede mo pa rin tingnan as positive, hindi pwede negative. So, hindi na po ako nagsasalita pag galit na yung, nagra-rant na yung mga client, so mga foreign po, mga sa kapakanan ng iba, may maraming clienting foreigner si Mau. Kita ninyo, nasisira tayo dahil sa sabihin na natin incompetent, ha, o may questionable character at behavior yung ating mga government officials at saka yung mga Pilipino na nagpa-practice, nagpe-pretend na sila ay expert sa taxation. So yung sinasabi ni Mau, hindi ninyo naririnig kasi yung mga sinasabi ng foreigner laban sa inyo. Naririnig namin na nagso-solve ng problem na ginawa po ninyo. Yun yung sinasabi ni Mau, di ba? Kami yung tinatamaan nung kanilang rant. Hindi kayo. So, Mau, tapusin na natin itong videong ito. Sina-shoutout ko lang. Ituloy natin ang, kasi sa ibig sabihin, na-discuss mo yung ano eh, yung experience mo at na-expose natin sa mga taong nanonood o nakikinig ngayon. So bibigyan ko tong mga member ng April 15 mentorship na magtanong sa iyo, baka meron silang gustong iklaro o may gusto pa silang marinig sa iyo para ma-enhance yung kanilang feeling ng pagbabago, yung understanding nila ng pagbabago. So ina-invite, okay lang ba sa iyo, Mau, na magtanong sila ngayon sa iyo, mga ilang tanong? Okay lang, sir. Sige po. Oh, sige. So, Lovely, nandiyan ka ba, Lovely? Yes po, sir. Oh, itanungin nga natin sila, paki-open yung mic nila o mag-type sila at babasahin natin yung tanong nila para maklaro yung nasa isip nila sa experience na sinasabi ni Mau at later on Mau, sasabihin ko sa kanila, ano yung pwede nating maitulong? Huwag ka aalis muna dyan. Ah, kasi kailangan nating ma-transfer yung knowledge mo dun sa mga owners. Kaya meron tayong ibibigay na segment para sa'yo dun. So, Lovely, meron ba tayong mga gustong magtanong dyan? Yes po. For questions po, kindly raise your hand na lang din po para alam namin kung sino po yung mga magtatanong. Oh, sino gustong magtanong? Yan. Napaka, okay, andyan si Isyo. Ang unang nagtanong, si Maureen number 2, Mau. Good morning po, sir. Good morning po, Miss Mau. Yes, Mau. Gusto ko lang pong malaman yung process doon sa NOD. Let's say, nandun ka na po, aharap mo na po yung BIR officer, tapos ayaw niyang mag-explain. Can we say po ba sa kanila na this is part of the due process na
i-explain mo yung reason bakit tayo may discrepancy. Yung between doon sa pagkaka-audit nyo at dito sa books namin, pwede po ba namin i-ano yun sa kanila? Sabihin na due process itong hinihingi namin. Tama ka naman doon, Mau. Due process naman talaga yan. So, mag-i-explain naman sila. Mag-i-explain naman sila, actually. Yun nga lang, pag hindi ka nga, hindi ka equipped, yun yung tamang term, kung hindi ka equipped doon sa process na yun, ang usapan nga natin kanina, ano yung magiging reaction mo? So, nandoon tayo kanina. Nasa reaction pa lang ako eh. Wala pa ako sa process. So, ano yung magiging reaction mo, ikaw na taxpayer? So, medyo affected ako doon eh, na ano yung reaction mo? So, pero tama ka, may due process na dapat. Let's say po, yun na po, kung nga dinidinay nila yung due process na hinihingi mo, kailangan po ba maging firm kami na hindi kami aalis doon sa table until hindi sila nag-explain nung source ng discrepancy po? Tama ka. Kasi ano yun eh, unang-una, sila yung gumawa, hindi naman ikaw. Sa kanila galing. Kung pababasehan natin yung due process of law, kaya naman kayo nagpunta doon, ang tama naman talaga ay sila yung mag-discuss kayo noong numero or kung ano man yung nandoon doon sa kanilang ginawa. So, yun naman yung purpose ng NOD. Kaya before, diba, notice of informal conference, na ginawa nilang notice of discrepancy. Ano ba ang ginagawa sa isang notice of discrepancy? So, kung sinasabi mong pwede mong ipilit, yes, pwede mong ipilit. Karapatan mo yun eh. Kasi hindi ka pwedeng magbayad ng sobra-sobra. Nasa batas yan. Eh kung hindi namin alam na may 114 na million na typographical error, so ikaw na taxpayer, hindi ka kumibo, mas gustuhin mo na lang magbayad. So nagbayad ka ng sobra-sobra. Ano yung na-violate sa'yo? Yun. Magsisingit lang ako ah. Kasi ang tanong ni Mau number 2 is hindi ba kami aalis? O ang sagot is hindi kayo aalis. O kung hindi kayo aalis, anong gagawin nyo? Bakit kayo hindi aalis? So ang sagot doon kasi lahat ng sasabihin is kailangan meron kayong malaki yung USB nyo sa utak. Or isusulat ninyo yung sinasabi para ipaklaro nyo sa kanila. Okay? May technique kasi dyan, Mau, number 2, na ginagawa si Mau number 1. So, hindi ko naman pwedeng ipilit na sabihin sa iyo kasi yun yung PF niya. Pero later on, babanggitin ko kung ano yon kasi gusto kong maipromote din yung services ni Mau later on. So, yun yung gagawin mo. Hindi ka aalis at i-impose mo yung inyong right to due process. Yun lang naman sasabihin mo. Meron akong right to due process. At saka, isa pa, nakasulat sa batas. Ano ang magiging conclusion ng discussion of discrepancy? So, siguro, bibigay ko yung microphone kay Mau number 1 para ma-explain niya kung ano yung ine-expect niyong conclusion. O, ikaw na, Mau. Okay. So, ang ine-expect naming conclusion, since nag-proceed kami sa discussion, Mau number 2, nanaig yung aming pinaglalaban na i-discuss niya. So, ang conclusion is, tanggalin yung irrelevant, itama, i-amen. Yun lang naman eh, i-amen. Discussion. Kaya nga, napakasimple, no? Simple lang. I-amen, tanggalin ang irrelevant. Ang kayang i-support, edi bibigyan kami ng ilang days to support. Kung unsupported siya, di gawing supported, bibigyan nila kami ng ilang days para gawin yun. So, yun dapat yung ending ng aming conversation. Tama. So Mau, meron ka pang question? Isa na lang po. Okay. Let's say, kunwari, dumaan sa typographical error niya. That day po din ba lalabas yung amended na NOD or ano po, magte-text po ng mga araw yun?
Depende sa ako. Pero dapat, dapat. Kaya na nilang i-amend yun eh. Sabi, sila nga gumawa, di ba? So, sila nag-audit. So, yung direct knowledge na sa kanila. So, pag sinabing malito. So, kung ikaw gumawa niyan, alam mo kahit pagbalik-balik ka rin yung numero na eh. So, based sa previous, sabi ko nga ito yung pinaka-worst. Pero, mga previous na NOD, ina-amend nila agad-agad. Binibigyan kami ng amended NOD agad-agad. Ayun. Ganun naman pala eh. Mabuti naman pala yung dati. Yung dati mong kausap. Kaya nga sa sabi ko, ito yung pinaka-worst, di ba? yung mga dati, pag amended, nagbibigay sila ng amended. Lalo na pag nakita nila na, ano, ina-amend nila. So, ito, ewan ko, yun lang. Isisingit ko lang ito, Mau. May bago kasing services itong si Mau. Actually, kasama ako dito. Kung hindi nyo kayang humarap sa revenue officer, mayroong bagong services. Ang tawag ko rito eh, tax escort. Tax escort. I-escortan namin kayo during discussion of discrepancy. Haharap kami, kasama kayo. Hindi pwedeng hindi kayo kasama kasi gusto namin matuto kayo. So, escortan kayo with certain fee. Babayaran nyo ho si Mau. Babayaran nyo, ako hindi ako maharap eh. So, babayaran ho nyo si Mau o kaya si Jocelyn o si Sonia, si Tony, si G, si Joyce. Haharap kayo niyan. O kung gusto nitong ni Mau number 2, matuto, eh, pwede natin itong turuan nun. Mau, okay ba sa'yo yun? Si Mau rin to. Yes, pareho kayong Mau eh. Yes. O, okay pala kay Mau. Tuturuan natin. Ang tawag kasi dyan is tax escort. So, ang gagawin mo dyan, wala kang participation. Kung hindi, i-check yung due process ay ini-impose sa'yo ng BIR. Para hindi ka mabastos, walang frustration, maintindihan mo yung uncertain o unknown. Kasi masama talaga na ang feeling ng isang tao kapag hindi niya alam anong mangyayari. Diba? Yung ngang, hindi mo alam kung ang magiging anak ng asawa mo is babae o lalaki, masakit sa utak yun eh. Diba? Ganon din sa tax. Pag hindi mo alam, may problem kang na-encounter emotionally or psychologically. O, yun yung singit ko. So, ang tawag dyan sa services na yan ay tax escort para sa mga deficiency NOD problem. So ngayon, meron pang mga salamat Mau number 2 ha. Meron pang mga gustong magtanong kay Mau eh. Yes. Lovely. May tanong po Miss Mau si Sir Quinciano po. Ground po ba yung attitude ng taga BIR sa scenario ni Miss Mau to file a complaint against those officials? If yes po, paano po yung process? Salamat po. Teka. Ground, yes. Pero siyempre, medyo process pa din. So, pwede ka namang, sir, pwede may discussion. Oh, pwede naman. Eh, kasi yun ang question eh. May mukhang piece off si ano eh. Si Quinciano eh. Usually, ang pwede mong gawin, sir, kasi sabi mo kung pwede, ang sagot ay pwede. Okay. Kasi may mga dapat kang procedure, syempre, na gagawin. Mm-hmm. Kasi hindi naman pwede magbabato lang tayo ng kung anong complaint. Mm-hmm. So, dapat, syempre, kaya mo i-justify yan. So, meron kang kasama. Mm-hmm. So, pwede natin i-discuss yan na different podcast. Detailed. Hindi na detailed. So, at least mag-guide lang kayo kung paano ginagawa yung mga ganun. Okay. But the answer is yes. So, maliwanag, Quinciano. Pwedeng-pwede po, sir. Yun ang sinasabi. So, meron lang ho kayong procedures na dapat i-follow bago ho nyo gawin yung complaint. Okay? Lahat ho ng government official, alam nyo naman, pati presidente ng Pilipinas, pwede ho ninyong i-demanda kung inaakala nyo ho na may ginawa ho silang malfeasance, misfeasance, at saka nonfeasance. Kaya lang po, bago ho nyo yung gawin, tingnan nyo muna rin ho yung sarili ninyo. Okay? Kung meron din ho kayong ginawang ganon, bago ho kayo pumunta. Ang sa madaling salita, pari-delikto. Oh,
I-Google nyo kung anong ibig sabihin ng pari delikto. So, meron pa bang gustong magtanong? Lovely? Wala na pong naka-raise ng hand, sir. Tsaka wala na rin po tayo sa messages po. Ah, okay. So, Mau, maraming salamat sa inyong in-share na experience or experiences. So, sabi nga ni Mau, meron pa siya! So, sa mga susunod na podcast natin, isasalang din natin, re-request natin si Mau, na i-share yung kanyang experience because ang objective po ng ating programa o ng Tax Specialista YouTube channel at saka ka-taxpayer Facebook account, eh magmulat, maging open-minded ho ang mga taxpayer, hindi para labanan ng gobyerno, para ho maproteksyonan ang inyong karapatang na inaakala ho namin na hindi ho nyo na ma-maximize o na-enforce. Yan lang po. Yun lang ho ang gusto naming mangyari. So, ine-invite natin si Tony. Gusto ko ring i-invite si Tony o yung mga kasama ni Tony. Pag-usapan natin ano nangyayari during compliance with subpoena duces tecum. Ang dami kong nare-receive na mga question tungkol dyan, Mau. Eh, gusto ko rin sanang ma-enhance yung knowledge ng ibang tao. At gusto ko lang, Mau, idadagdag, huwag ka munang umalis dyan. Ito ho yung sulat ni Mau Navarrete. Mau 2. Mau number 2. Matin ng seminar sa akin si Mau 2. May 14 na sulat dito. So, dadahan-dahanin ko lang, Mau, para dun sa... Kasama ka rin naman dito sa sumulat, Mau. Eh, gusto ko sanang mabasa ng mga tao. Ayan. Ito yung sulat ng ni Mau Navarrete at tapos may sulat dito sa umpisa. Ayan. Dadahan-dahanin ko lang. Siguro mga isang minuto lang to. I-post nyo na lang kung gusto nyong basahin ho yung sulat. Ano ho yung mga natutunan nila sa mga lectures ho natin. Diba? Ayan po. Dahan-dahanin ko lang. Para mag-form part ho nitong first podcast ho natin. Kasi ho yung susunod ho nating lecture ay napakaganda tungkol ho sa paano ba hinahawakan ang mga deficiency assessment from NOD, Notice of Discrepancy, to Preliminary Assessment Notice. Ano yung mga pwede nating tingnan na nakikita natin mismo tayo ang nagbabiolate ng ating right. Dandahanin ko lang ito. So Mau, habang dinadahan ko to, meron ka bang gustong i-plug o sabihin sa kanila? Si Mau number 2, sir. Actually, maybe. Yung gusto mo bang, hindi na, saka na, pag-ready na si Mau number 2. Okay. Ang ano lang sa akin, sir. Ang gusto ko lang maintindihan ng mga taxpayer. At saka, ang gusto ko lang din maintindihan ng mga nanonood. Hindi kami nandito para lumaban sa gobyerno. Okay. Wala pong ganong intention. Okay. So, mas nangingibabaw kasi sa akin, ako bilang isang Pilipino. Alam ko kasi na may karapatan dapat tayo at pag mali, ang kailangan lang naman itama yung mali. Kasi hindi naman tayo perfect. Lahat naman tayo hindi perfect. Pero sana naman pag obvious yung mali, itama natin. So, on our part, ginagawa lang namin yung alam namin trabaho namin at may kukontribute namin for the common good of the ganda. Society, ng ganda. Ito, ng economy, ng Pilipinas. Kasi ang objective ko lang naman, is turuan or tulungan yung mga tao na, kasi ngayon na nakikita ko, merong kakulangan doon sa tamang pagtuturo tungkol sa taxation. So, wag naman sana nilang gamitin na against sa taxpayer kung ano man yung ginagawa natin na ang objective lang naman natin ay kita nga. Okay. So, yun lang sir. Yun lang sir, yung pinakamalalim kong minimiti sa bansang Pilipinas.
Alam mo, makapagbagdamdamin kasi nagsisimula sa puso ni Mau yung sinasabi niya. Nation builder yan eh. Nation builder si Mau. So kung may mga taong nakikinig sa atin na gustong maging nation builder, eh, ina-invite namin kayo sa grupo. Let us change. Kung hindi natin ma-change ang bansa natin, which is napakahirap gawin yun, eh simulan na natin yung change sa sarili natin. Okay? Huwag na tayong makisawsaw kung saan mang masama yung ginagawa nila. So sa karagdagang kaalaman, Mau, bibigay ko yung email number, email mo ha. Pakita ko ngayon, okay sa'yo? Okay lang, sir. Sige. Okay. So kung gusto ninyong malaman kung saan mako-contact si Mau, ayan yung email address niya. taxspecialista.maureen@gmail.com. Ayan ang email ni Mau. I-email niyo siya, magpakilala kayo at dinidiscourage natin yung mga troll na mag-email sa iyo, Mau. Sa ang daming troll sa akin, Mau. Ayoko maranasan yung mga troll. So, kung wala na kayong okay. Question, Lovely, meron ka bang ipopromote? Yes po, sir. Meron po akong ipopromote po. Meron ulit tayong training po from March 7 to March 9 po. 3 days and 2 nights. Okay. About how to win assessments and influence BAR. So, in this training po, 11 packs lang po yung i-accommodate natin. And as of today, meron na po tayong 6 registrants. So, limited slots lang po siya. If you're interested, kindly email me at taxspecialista88@gmail.com. Yun lang po, sir. Thank you po. Ito. Papakita ko. Ito yung lecture ko sa March. Hindi pwedeng ibigay sa inyo kung saan yung location kasi yung location ay secret. So, may waiting list ho kami ngayon para how to win assessment and influence BIR. Meron hong binigay na sekreto ang BIR commissioner para ma-overcome po ninyo yung inyong deficiency tax assessment. Siya po mismo nagbigay, ang BIR commissioner, kaya lang ho walang ganong gumagamit. So, i-expose namin ito, i-exploit namin ito para sa kapakanan ng mga nakaka-receive ng NOD, yung diniscuss natin ngayon, Notice of Discrepancy, number 2, Preliminary Assessment Notice, number 3, Formal Letter of Demand, and finally, Final Decision on Disputed Assessment. Hindi nyo ho kailangan pumunta ng Court of Tax Appeals para ma-reduce o ma-zero ninyo ang inyong deficiency tax assessment. Yun lang ho ang sinasabi ng BIR Commissioner, kung gagamitin ho ninyo yung sekreto na available ho kahit kanino. Ha? So, ano na ho kayo sa ating waiting list para ho kayo ay mapasama, mapili ho kayo na sasama. Okay? So, with that, Mau, maraming salamat sa'yo. At kontakin ho ninyo si Mau kung meron ho kayong gustong i-clarify o kung gusto nyong kunin ang serbisyo ni Mau sa tinatawag kong tax escort. Sinasabihan ko rin yung dalawang kapatid ko na si Lenlen at saka tong si Sonia na mag-concentrate sa taxation. So with that, Lovely. Sir? Yes, sir? Mau. Hindi yes. Ba itigit ko kami? Sandali, papakita ko yung mukha mo. Sige, Mau. Ito na, nasan dyan ka na? Ayan. Lastly, sir, ayoko na pong sabihin sa taxpayer at uulit-ulitin sa kanya pag nagre-reklamo siya. Sorry, sir. Nagnenegosyo ka sa Pilipinas. At dahil nagnenegosyo ka sa Pilipinas, anong dapat mong iwasan? Para gusto ko sa rin. Sir, huwag ka magreklamo. Nagnenegosyo ka sa Pilipinas. Hindi, joke ko lang yun. Okay. Joke ko lang yun. Ayokong maling joke yun. Okay. Thank you. Kailangan ko lang i-expound. Sorry, sir, nagnenegosyo ka sa Pilipinas. Mas marami ang risk kesa sa opportunity. Pero sabi nga ni Peter Drucker, ang profit ay galing sa risk. So if you can handle management and manage and overcome risk, profit is measured. Sky is the limit ng profit mo. Kailangan mo muna, again, tatlo lang gagawin mo, handle, manage, and overcome risk.
At dahil dyan, kayang-kaya ni Mao ang pag-handle ng risk, specifically taxation. Walang profit sa taxation, ha? Pero yung profit nasa bulsa niyo muna, gustong kunin palabas through risk activities or risky activities. So, with that, nagpapasalamat ako sa lahat ng umaten. Mao, peace and happiness para sa pamilya mo. Peace and happiness sa lahat ho ng nakikinig at nanunuri. Magandang umaga, magandang gabi, at magandang hapon po sa inyong lahat. See you in my next podcast. Mao, thank you! Thank you, sir. See you later. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye po. Bye.